apat ang pumatay sa mag-inang Pinay at anak nitong Haponesa, mismong kapatid at kamag-anak. Pumasyal lamang ang mag-ina sa Pilipinas upang bumili ng bahay at lupa at may dalang 5 milyong pesos o sa Japan 13 million yen. Mismong kapatid ng biktima, asawa ng kapatid nito at pamangkin ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Ang inang Pinay ay pinukpok ang ulo ng 2x2. Ang Haponesang anak ay pinagsasaksak at inilibing sa likod mismo ng bahay ng kapatid. Isang buwan na palang nawawala ang mag-ina. Natagpuan din ang mga maleta na may gamit na bahid ng dugo. Agad namang ibinalita dito sa Japan ang pangyayari. Nakuhanan din ng kamera ang mga sospek, ang mismong kapatid ng biktima at asawa ng kapatid na parehas na sospek na nakita ngang nakasakay sa motorbike. Nung mismong araw ng krimen, natagpuan nga ang bangkay ng mag-ina na naaagnas na. Last month, February 21 pa ito mga nawawala. Huling nakasama ng biktima ang mismong kapatid na sospek na si Ligaya Oliva Paholas at asawa ng kapatid na si Charlie Paholas. February 21, huling kasama ng biktima ang dalawang sospek. Ayon sa interview sa pamangkin, February 20, huling nakausap ang kanyang tita. At sumunod na araw, February 21, ayon sa kapatid na sospek na si Ligaya, nag-away ang mag-ina. At ang salita ay hapon. Hindi niya nauunawaan. Bandang 1:30 AM, nagpahatid kay Ligaya ang mag-ina papunta sa sakaya ng bus. Ngunit hindi malamang kung totoong ito ay inihatid. Ang suspect na si Ligaya ay nagpunta sa Bicol at nakuha pa nitong mag-attempt na mag-suicide. Uminom ng pesticides at ito ay nasa hospital at nagpapagaling. March 14, natagpuan ang patay na bangkay ng mag-ina. Ayon sa mga polis, apat ang pumatay na kamag-anak. Kabilang na ang kapatid at pamangkin at asawa ng mismong kapatid. Dahil may dalang 5 milyon para pambili ng property, maaaring ito ang napag-interes ng apat na biktima. Kaya nila pinatay ang mag-ina.